Hello and welcome back to the GIML channel. I'm Che Tejada and I'm uploading this special video this weekend upang i-share sa inyo yung isang fantastic giveaway that we are going to hold. So, dahil papalapit na ang Chinese New Year and we recently found out that on my father's side of the family, meron pala kaming Chinese blood. So, sabi ko sige, let's hold this giveaway. Yeah, magpapalapit na rin naman yung Chinese New Year. And there have also been people who were messaging me and telling me that at this point, they cannot afford to buy the book. And there are also those na it would take time bago nila maipunan yung pagbili nila ng libro. So, this is your chance. Diyan lang kayo. And I will give you the mechanics later on habang magkukwentuhan muna tayo saglit about the Julie Vega book and its creation. Yan naman yung paborito kong ikwento talaga. Again, dyan lang kayo and stick around para malaman nyo kung paano magkaroon ng libreng libro. So, una, kwentuhan muna tayo. May tanong ako sa inyo. Alin ba yung pinakaunang moment na, kumbaga, na-encounter nyo si Julie sa buhay ninyo? Because, para sa akin, kinder or even before that, parang pinapanood na siya dun sa bahay namin. Pero nagkawisyo ako, mga grade 1, pinapanood na namin siya sa bahay. And ang pagkakaalala ko, every after orasyon, yan, pinapanood namin. Naikwento namin yan dun sa yung shinoot namin noong 2013 na teaser ng Annalisa ni Andrea Brillantes nung time na yon. So, in-interview si Lester and myself regarding our memories of Julie. And ang na-share ko is, yun nga, buhat pagkabata, nagisnan ko na siya. And kasabay yun ng Flor de Luna. So, hati yung mga tao noon, nanonood sila. May kanya-kanyang fans na Julie and Janice. Yun, yun yung pagkakaalala ko. Okay. And then, ang pinakaunang film ni Julie na napanood ko was Isang Bala Ka Lang. Parati ko namang sineshare yun, no? Parati kong sineshare ko na rin siya sa blog. And tungkol ito sa mag-ama na nakulong pala yung ama niya, hindi niya alam, pinalabas. Anyways, you know the story of Isang Bala Ka Lang. And ito yung pinakaunang film na napanood ko. And for, that was 1983, yung kakaibang feeling doon sa loob ng sinehan, yung siksikan talaga. Kasi hindi pa guaranteed yung seats noon eh. So talagang pupunuin nila yung sinehan. Kikipagsiksikan ka doon, upo ka sa gilid, or upo ka sa daanan. Yan, punong-puno noon. So tawag ko nga doon, palit mukha. Dahil sobrang daming taong nanonood. At pinapapasok sila sa sinehan. Okay, now, eto na ang step 1 ng ating free book mechanics. Okay. Ang step 1, watch this. Don't forget to hit the like and subscribe buttons as well as the notification bell for more videos like this. Ayan, napakasimple lang po. Syempre, mag-like and subscribe dito sa channel. Panoorin nyo na rin po yung ilang biographies that we will be uploading and have already uploaded. So, ang aim ng channel is mabigyang pugay yung accomplishments ng mga celebrities, whether they're political people, artista, ganon, no? So that kumbaga ma-enjoy naman natin yung whatever legacy or life lessons they left for all of us. And that is step 1. So, ang second na pagkukwentuhan natin ay ang mga koleksyon. Ang gusto kong itanong sa inyo ngayon is, ano-ano yung koleksyon na meron kayo kay Julie Vega?
Kasi I think yung person na na-meet ko na pinakamaraming collection na siguro kay Julie Vega. Hindi siguro, I think ito ay ano, sigurado ay si Lester. Ayan. Siya nga'y naging primary source ng mga images, tsaka mga articles, hindi ba? Alam nating lahat yan. So, yung collection ni Lester is ranging from magazines to newspapers, and ano pa ba? Mga litrato, ang dami. Siyempre, may sarili siyang collection noon. And then, when na-meet na namin ang Postigo family, of course, nadagdagan pa lalo yung naging collection niya or namin. So, nadagdagan na rin ng family pictures, mga never before naming nakita na litrato. Ayan, na-share sa amin ng Postigo family. Tapos, natutuwa rin ako kasi now and then, pupunta ako dun sa Julie Vega Forever page and I would see your own collections. As fans, I see your dedication ng paano nyo kumbaga preserve yung mga litrato na yun. And nakakatuwang tingnan kasi diba, ilang taon na nawala si Darling. Hindi at dami pa rin yung fans. Minsan may mga kabataan na hindi pa siya nakita. Hindi siya nakita ever na buhay pero fans sila. And nakakatuwa. Gusto ko rin i-share yung sarili kong collection. Itong mga tratong to, shinare ko na dun sa blog, dun sa GIML Publishing website. Okay. And ito, ginather noong kasambahay namin, noong nawala na si Julie, kasi parang alam niyang natutuwa ako kay Julie. Siya kasi yung pinakaunang experience ko ng death. I've never encountered it back then sa family member or kung sino mang kakilala namin. And yun yung unang moment na inexplain sa akin as a child kung ano yung kamatayan. So, ang ginawa nung ni ate nung time na yun was mag-gather ng mga, naggupit siya ng mga newspaper photos, mga gano'n, kasi dami, syempre, nung nawala si Julie. And itong picture na to, itong una, na ipapakita ko sa inyo, madaming version to. Nung hinilera ko siya, ang kulay nito is, I think, brown and cream or dirty white, parang ganyan. Yan. So, isa to sa mga naging collection ko na natatandaan ko. Kasi, marami-rami siya, hindi ko na gaanong tanda yung iba. Ito yung mga tandang-tanda kong kasama dun sa collections. Itong pangalawa naman, ito yung time na uso yung frizzy na buhok. And ito rin yung time na nagre-record siya ng album. Ewan ko kung nung somewhere in my past na single pa lang ganito na yung hair niya or nung nag-LP na. Pero definitely, ito yung buhok niya nung ginawang cover dun sa kanyang long playing album. Yan. Itong pangatlo naman, ito yung headline sa Tempo. Parang, goodbye, comma, Julie. Goodbye, Julie yung nakalagay. And napaka-poignant nung litrato na yan. Ang ganda ng pagkakakuha. Itong pang-apat naman, and as you can see, nandiyan si Miss Janice de Belen. Si Janice pala trivia. Takot siya sa bangkay. But when her friend died, eh, hindi siya nangimin na, ayan, kung titingnan nyo naman, diba, halos magkalapit na yung mukha nila. So, walang takot na naramdaman si Miss Janice dito sa picture na to. Ito namang next two pictures, napasa akin yan noong, I think, anniversary na ng death niya. So, ginupit uli yan ni ate for me.
And then itong pinakahuli, itong colored na to, naging collection ko siya years after. So, I don't know where I got it. Basta, I had that after na sinunog tong ibang mga litrato. And ito yung natira sa akin, nilalagay ko sa envelope. Meron pa nga yung kasama niya si Snooki. I can't find that photograph anymore. And kahit anong hanap ko ngayon sa mga magazines, sa internet, wala, hindi ko na makita yung photo nila na yun ni, excuse me, ni Snooki. Ito namang photograph na ito, tempo again, and ito very straightforward yung pagkaka-deliver ng news. Julie Vega is dead. And I think ito yung headline na nakita ko na kinailangang i-explain sa akin kung ano yung dead. Ano yung konsepto ng dead? Saan nagpupunta yung dead kapag wala na? Ganon. So sa kanya ko unang na-encounter. And itong pinakahuling litrato na i-share ko sa inyo, favorite ko siya. Hindi ito yung pinaka-glamorosa per se na picture ni Julie, but this is special for me because apart from yung naka-yellow siya na nabanggit ko na litrato, itong notebook cover na ito was binili sa akin ng tiyahin ko, ng tita ko. I think tong grade 3 na ako. This is why it was a special notebook for me, a special image kasi siya na lang yung natirang photograph sa akin noon. Unfortunately, again, nung naging adult na, lipat, naglipat, binaha, mga ganon, nawala na ng tuluyan. So, when I was approaching that time na gagawin or kinoconceptualize ko nang isulat yung libro, I didn't know how to begin or where to begin. Wala akong litratong hawak. Wala na akong litratong hawak. Yun. So, the first time I researched about it was 2010, I think. 2009 or 2010. And wala pang gaanong litrato si Julie online. Until kaka-research, yung isa sa mga pinakaunang litrato niya is yung medyo mga malabo pa, ganun. And papakita ko sa inyo na yung may hawak siyang orchid. Yan, isa yan sa mga pinakaunang klarong litratong na-upload online. And na-appreciate ko siya. So I started collecting. So kahit paunti-unti para gamitin sa pag-create ng libro eventually. Dako na tayo sa step 2. Okay, ito na yung step 2 ng ating mechanics para sa ating fantastic giveaway for the month of January. Okay, so ang step 2, isipin ninyo kung bakit kayo ang dapat piliin. Okay, na makakuha ng libreng libro. Okay? By the way, this is a reminder, since ang lucky number daw is 8, dahil ano nga, Year of the Dragon. Ayan, sa mga naniniwala dyan. The lucky number is 8. We will be giving away 8. 8 e-books for 8 special people who will share with us bakit sila yung dapat piliin. Okay, malapit na tayo sa third step. Diyan lang kayo, magkukwentuhan muna tayo saglit. And then we will come back to the third step. Okay, yung last portion na gusto kong ikwento is paano naisulat yung aklat ni Julie. Na-answer ko na dun sa isang video, no? Ibibigay ko yung link. Or makikita nyo naman dyan sa channel. Na-answer ko na kung bakit ko sinulat yung libro. Ano yung reason behind that? Diba? Ano yung nag-udyok sa akin? Now, what I wanna talk to you about now is paano yung naging proseso nung pag-create nung libro. So, nung sinulat na siya, I offered them to different publishing firms. So, wala pa yung GIML noon. Nag-offer ako sa iba't ibang publishing houses and one eventually answered. So, napakaswerte ko. Papangalanan ko na yung, ngayon ko lang papangalanan yung publishing firm na ito. I don't know if I've shared it before. I don't think so. Pero babanggitin ko na ngayon. Shout out sa St. Mary's Publishing.
na naunang mag-offer na i-publish yung ebook ni Julie Vega. So St. Mary's Publishing wanted to publish an ebook, but then eventually napagkasunduan namin ng Postigo family with that mas okay na rin na i-publish namin, i-self-publish namin. This way, we have full control over the contents, paano yung magiging pag-distribute ng book, anong format. Kasi kung kay St. Mary's natuloy, hanggang e-book lang tayo. And we really wanted to produce a paperback book para yung mga medyo may edad na na fans ni Julie, eh mababasa pa rin nila yung kwento niya. And so, yun yung nangyari. So, ayan na nga, sinilang ng GIML Publishing. So, malaking, malaki talaga yung pasasalamat ko because this publishing business was born because of the Postigos, because of Julie. And I'll forever be grateful to them for that. And of course, Lester, you know that BFF. Panoorin mo to, ah. So, now, dumako na tayo sa step 3. The last step sa ating fantastic giveaway mechanics. Ang step 3 is, i-comment nyo po sa ibaba yung inisip nyo kaninang reason kung bakit kayo yung dapat piliin sa raffle na ito. So, I'm sure marami pong mag-share, magko-comment kung ano yung reason nila behind owning the book. Pero ira-raffle po natin, ha? We will have 8 lucky winners who will get their free ebook sent to their emails. Okay, so, kailan gaganapin ang raffle? Sa January 28. Yan ay linggo. Linggo muli. So, natapos na po ang ating video. Maraming salamat sa panonood at sa pakikinig sa aking pagkwento ng tungkol kay Julie Vega at kung paano lumabas yung kanyang aklat at naisulat ito. Thank you for watching and listening. And please like and subscribe dito sa channel so that you will see more videos like this and more biographies. See you again soon and till our next upload.